Si Jenny Rabbit. Huwag po kayong magtatagal. Mag-aalala po ako. Kukuha lang ako ng mga sariwang halaman. Huwag kang mag-alala sa akin. Dito ka lang at gumawa ng mga gamot. Huwag po kayong mag-alala. Tatapusin ko po yan bago ang pagdiriwang. Babalik din ako. Sige po. Ikaw talaga, unggoy ka. Gusto mo ba kami maksidente? Ang malas lang namin. Nakita ka namin dito. Galit ba kayo sa akin? Bakit kasi dito kayo umakyat sa puno ko? Ang dami naman puno dyan. Kung wala kami dito para balaan ka, baka nahuli ka na ni Diwatang Chang. O siya, sige na. Hindi na ako makikipagtalo sa inyo ngayon. Huwag kang pumasok! Huwag kang pumasok sa amin! Huwag kang pumasok dyan! Ano gagawin natin? Bakit kasi hindi makapaghintay? Alam mo, hindi siya lagi makapaghintay. Hindi mo ba inaasahan ito? Huwag kang gagalaw! Masihigpit yan pag gumalaw ka! Ano ba ang mga bagay na to? Tagapagbantay yun para walang tagalabas na makapasok! Binubuksan ni Diwatang Chang ang tarangkahan kapag umaalis siya ng palasyo! At ang lahat ng bell sa palasyo ng buwan ay tutunog lahat! Bilisan niyo, tulungan niyo ako rito, pwede ba? Hindi ka namin matutulungan. Si Diwatang Chang lang kinikilala ng mga baging na yan. Siya lang ang makakapagbaba sa'yo. Sumasagot lang ang mga ito sa kanya. Pag bumalik si Diwatang Chang at nakita tayo rito, sigurado pagagalitan tayo ni Panginoong Lau. Pag sinabi niya kay Panginoon ng tungkol dito, malilintikan tayo. Ilang araw na sasakit ang likuran mo. At ganun ka rin. Aray! Huwag niyo akong iwan dito! Tulong! Wala talaga kayong silbi. Ano nang gagawin ko? Sabi nila sa Diwatang Chang lang ang kinikilala nila. Palitan niyo! Trinato ko kayo ng maayos at inalagaan ko kayo? Tapos ito ang igaganti niyo sa akin? Paano hindi niyo nakikita ang mga mali ninyo? Parurusahan ko kayo. Hindi ko kayo tutubigan ng tatlong araw. Diwatang Chang, nakabalik ka kaagad. May nalimutan ka ba? May problema ka ba, Diwatang Chang?
lagi na magsabi ka sa akin. Hoy, ikaw nakakainis ang boy! Bakit nagpapanggap ka na ikaw siya? Ha? Ano bang ginagawa mo rito? Ang Panginoong Lawang nagdala sa akin dito. Sabi nila kinulong ka sa palasyo ng buwan. Kaya ako na mismo ang nagsadya rito para makita ka. Tayo na, bumalik ka tayo sa bundok ng wago. Wukong, bakit mo ba ginagawa ito? Gusto kitang dalhin pabalik sa bundok ng wago. Kaya halika na. Bilisan natin bago dumating si Diwatang Chang. Natatakot ka ba talaga sa kanya? Poprotektahan kita, hindi kita hahayaan masaktan. Masama ka pa rin, hindi ako natatakot sa kanya. Maayos naman ang trato sa akin ni Diwatang Chang. Bakit naman ako matatakot? Maayos ang trato niya sa'yo? Kinukulong ka niya rito sa palasyo ng buwan. Parang wala rin pinagkaiba yun sa kulungan. At saka palagi kanyang pinagtatrabaho. Hindi ba parang alipin ka nun? Hindi niya ako pinilit na manatili. Hindi ko lang gustong lumabas. Hindi rin niya ako pinapagawa ng kahit anong trabaho rito. Ako may gustong gawin yun. Ako at wala nang iba. Huwag ka nang magsinungaling sa akin. Kung ganun talaga siya kabait, bakit nagtatago ko sa kwarto mo? Sino nagsabi? Sina Goldie Cones at Silverhorn na nagsabi sa akin ito. Totoo yun, di ba? Hindi ako umiyak dahil hindi maganda ang trato sa akin. Kung ganun, bakit? Yun ay dahil nangungulila na ako sa bundok ng wago. Sabi na eh, talagang yun ang tahanan mo. Sumama ka sa akin at bumalik na tayo sa bundok wago. Wukong! Wala talagang tatalo sa pagmamahal sa sariling tahanan. Pero hindi ako pwedeng manatili ron buong buhay ko. Tumatanda ang lahat. Kailangan nating magtrabaho ng maigi para matupad natin ang mga pangarap natin. Alam mong matagal ko nang gustong maging immortal, pero hindi ko alam kung bakit. Nung nakilala ko si Diwatang Chang, doon ko naisip na talagang gustong-gusto ko nang maging immortal. Araw-araw na nagtatrabaho si Diwatang Chang, tumutulong at nagpapagaling siya. Napakaganda talaga niya. Gusto ko maging gaya niya. Talagang sa loob at labas ang kagandahan niya. Ngayon alam ko na gusto kong maging isang mabuting immortal. Ano nang ginagawa mo ngayon? Gumagawa ko ng mga gamot. Ay. Kailangan kong makagawa ng marami. Imposibleng matapos mo yun. Hayaan mo tulungan kita. Kayo nang bahalang magdikdik ng gamot para tulungan si Jade Rabbit. Kapag may tatamad-tamad, humanda talaga kayo sa akin. Uy! Ano ba kayo? Huwag niyong biglain! Dahan-dahan lang! Bilis! Tayo na! Dali! Lumabas ka! Lumabas ka dyan! Tayo na! Sino ka? Sino ka? Labas! Lumabas ka dyan! Labas! Hoy! Isa lang palang-pala ka. Kailangan huminahon. Ngayon wala na si Havok. Magiging payapa na tayo sa wakas. Pero kailangan pa rin natin maging alerto. Tingnan natin si Burol. Ay! Mabuti na lang matalino at mabilis. Ang naiisip kong gamot dapat itim at mabilog. Hindi ko naisip na pwedeng ganito. Mag-iingat ka. Ay! Nababaliw ka na ba? Bakit naglalaro ka ng ganyan? Hindi na kita gustong kausap. Nakikipaglaro lang naman ako sa'yo. Tingnan mo to! Ayan, natapos ka ng maaga sa trabaho mo. Ano? Tara, laro tayo! Yung nakakainis na unggoy na yon, naging tagapag-alaga ng kabayo.
Kapag may nangyaring mali, magagalit talaga ako sa kanya. Dali na! Sa kalangitang kwadra? Bakit dito tayo nagpunta? Sumunod ka sa akin, ang malaman mo. Hoy, Wukong! Saan ka pumunta? Hindi ka pwedeng pumunta ng kahit saan gustuhin mo! Wukong, sandali lang! Kayo sigurong namamahala rito. Pasensya na, nawawala kasi yung kaibigan ko nung papunta kami rito. Ikaw si Jade Rabbit? Oo. Hinihintay ka na ng kamahalan sa loob. Kamahalan? Ako? Hinihintay? Tama kayo. Pwede na po kayong tumuloy. Bakit ka tumatawa? Saan mo naman napulot yung nakakatawang kasuotan na yan? Napulot? Huwag mo akong malitin, Jade Rabbit! Ibinigay ito sa akin ng emperador sa palasyo niya at binansagan akong tagapagtanggol ng mga kabayo. Seryoso ka ba? Oo naman, ano? Gwapo ko ba? Ano sa tingin mo? Huwag ka nga mayabang. Alam mo ba ang ginagawa ng protektor ng mga kabayo? Ako ang tagapag-alaga ng mga kabayo sa palasyo. Ikaw talaga, Wukong, wala namang katungkulan ang nangangalaga ng kabayo. Oo? Oh? Sa madaling salita, isa lang tagapangalaga ng kwadra. Bakit mo ginagawa ito? Yun ang pinakamababang trabaho sa kahariang langit. Wala akong pakialam. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Bakit hindi pwede? Anong problema? Kamahalan! Mga panuntunan to galing sa mahal na Haring Lee! May 88,834 na panuntunan lahat-lahat! Una, walang pwede magpakawala sa mga kabayan na walang permiso mula sa Celestial Army! Ay, naku! Tama na! Wala na mga panuntunan! Maliwanag! Ako ang tagapag-alaga ng mga kabayo sa palasyo! Naiintindihan nyo? Napakadumi nila. Linisin natin sila. Sige! Halika dito, Jade Rabbit! Kung hindi, mababasa ka ng ulan! Ilabas natin sila, Jade Rabbit! Pwede ba? Siyempre pwede naman! Tayo na! Yeah.
napakasaya ko talaga ngayon. Pwede naman natin yung gawin araw-araw, basta gusto mo. Hindi ko magagawa yan, Wukong. Kailangan kong magsanay. Ha? Ano ba yan? Nakakabagot naman yan. Hindi tayo pwedeng maglaro araw-araw. Bibisitahin kita uli matapos ang ilang linggo. O sige, usapan yan, ha? Oo. Huh? Jade! Ah, anong problema? Ang mga tenga mo, para silang... Anong problema sa mga tenga ko? Lumiit sila! Oo, binigyan ako ni Diwatang Chang ng mga peach at lumiit sila. Magaling! Talagang magaling! Bakit ka napapabuntong hininga, ha? Ang mga peach ang nagpapaliit sa mga tenga ko. Pero sandali lang yun. Pag hindi ako kumain ng mga peach, babalik ang mga ito sa tunay nitong laki. Huwag ka mag-alala. Mga peach lang ang mga yun. Kapag nasanay na ako sa lugar na to, kahit kailan, ikukuha kita ng peach. Hindi tumutubo ang mga peach dito. Binibigay lang ang mga ito bilang pabuya. Sa mga Diyos sa karapat dapat doon sa taunang pagdiriwang. Yun ang totoo. Huwag mo ako maliitin. Pangako yun! Sige. Maraming salamat sa pag-aalala mo sa akin. Maiwan na kita. Kailangan ko na umalis. Uy! Huwag mong kalimutan bumalik ng ilang araw para maglaro, ha? Oo ba? Sige, ingat! Paalam! Ganda naman ito. Napakaganda naman ang lugar na ito. You are! Tumayo ka dyan! Bakit hindi gumaganda? Sinunod ko naman ang mga sinabi mo. Siguro dahil nakulong ako nang napakatagal na wala na ang kapangyarihan ko. Kaya mo bang bawiin ang kapangyarihan mo? Hindi ko dapat kinain yung mga bulok na ubas. Hindi magkadasal dyan! Ikaw mo to! Ano yun? Isa kaya itong... Isang multo! Hindi ako dapat nagpunta rito sa gabi! Bakit mo ba ako nagpunta rito sa gabi? Multo! Nakakatakot! Pakiusap, huwag mo kainin! Mapait ako at makunat! Kapag kinain mo ako, sasakit lang dyan mo! Ay, tinakot mo ako. Akala ko nakakatakot talaga. Maliit na prutas ang ginseng lang pala. Akala ko kung sino naman kapangyarihan. Isa lang palang matandang may balbas. Ano kinagawa mo sa bundok ng wago? Paano sa iyong apoy? Ano ba binagsasabi mo? Ako lang may gawa nito. Yan ang mas maganda. Isang immortal lojos lang ang meron yan. Anong tinitinan mo dyan? May tatlong mata ba ako? Anong nangyari sa'yo? Masyado ka bang nagulat? Isa kang Diyos, hindi ba? Ipinadala ka ba ni Wukong para hanapin ako? Hindi ako Diyos. Isa akong matandang mangisda sa ibaba ng bundok. Yan lamang. Wala nang iba. Dali na. Magsabi ka na ng totoo. Kaibigan ko si Wukong. Pinadala ka ba niya para dalhin ako sa kahariang langit? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako Diyos. Kailangan ko na umuwi ngayon. Hanggang sa muli! Ginong Diyos! Sinabi ko nang hindi ako Diyos! Ano ka ba naman? Ginong Diyos! Pakiusap! Dalhin mo ako kay Wukong! Gusto ko na siya makita!
Ay, mangingisda lang talaga ako. Hindi ko alam kung anong wukong na yon. Wala akong ideya. Pero kung gusto mo ng isda, meron akong... Huwag ka na magsinungaling sa akin. Isa kang Diyos, isang Diyos, isang Diyos. Diyos! Nasa palit ko ang langit! Nasa palit ko ang langit!谁收？要送轻舟随波流，青山绿水在等候，风起云扬四方游，天上虽有仙境无限，心却系在华山水里恋，再多磨难又有何妨？只为家园美丽依然。